Hello guys, welcome to my channel again guys. So nandito tayo, naglalakad-lakad guys kasi kumuha tayo ng post ng sulat sa post office. At ngayon, umuulan. So, dali lang, pakita tayo. So umuulan. So pakita tayo. So ito ang ating payong guys. So ayan. Hello everyone. So nakapayong tayo dahil maulan. As you can see guys, oh. Yan ang ating payong. At umuulan. So ang ating actual temperature now is nasa 21 degrees Celsius. So maulan, pero hindi naman ganun kalamig. So minsan umaabot naman siya sa 19 degrees Celsius ganyan. So yun yung bulaklak na nadaanan natin ngayon. So, at nandito tayo sa napaka-cute na tulay. Ayan guys, cute na tulay yung dadaanan natin. Kasi kanina napindot ko sa part 1. So, ayan ang cute na tulay. At yan naman ang sign ng autumn season. Kasi nga, autumn season na tayo ngayon. So, ayan ang mga golden tree. At yan naman ang ilog na ating natatanaw. So, itong buhay natin guys, sa abroad, nasa Europe kami, pero nasa probinsya kami nakatira. Province of Austria, Europe. This is about 400 kilometers to Vienna City, capital city of Austria, Europe. So, ito ang ilog. Saglit, parang ano ito dati, parang, so ayan, ang cute na ilog nila. So parang, ayan o, parang makina ito guys. Eh, ayan. Siguro yan dati ang pang ano nila ng tubig, kumbaga pang sandok nila ng tubig noong unang panahon. Kasi ano. So ayan. So ayan siguro yung part ng ayan sa baba. Oh. Diba yan yung pang ano nila dati. Noong unang panahon eh. Pang, ito yung pang sandok nila ng tubig eh. Kaya lang. Siyempre sa ngayon, moderno na. So tinanggal nila yung ano na yan. Yung kanilang old machine. So ayan ang tulay na cute, na cute. At yan ang golden tree ng autumn season. So autumn season is coming. So ayan guys, oh. Kaya akala natin sunog yung kahoy, nasusunog, pero hindi siya nasusunog guys. Sadya lang nag-gold siya, tas mag dark brown kasi nga sa ating panahon na dahil sa ating panahon na autumn season. So yun guys, kanina nga nag-text yung ano ko, kaibigan ko na sabi nga niya eh yung isang, yung ano daw, yung kabibes ng kapatid is 2 years ago or 3 years ago namatay na. So wala siyang, kumbaga wala na siyang best friend kasi sabi nga niya, sister pero best friend din niya. So ganun ang ano, ang mga magkakaibigan, wala naman yan sa ibang tao or sa kamag-anak, basta best friend mo, best friend mo. Kahit nakapatid mo pa yan, nanay mo yan, tatay mo yan, brother mo yan, or pinsan mo yan, pwede mo silang maging best friend. So, kaya sabi ko, sinagot ko siya, sabi ko kami naman dito, sa dahil nga sa probinsya kami na-assign, so yung madalas kong kausap ay ang, yung vlog natin. So, salamat naman sa Diyos at meron tayong vlog. So, kahit papano, hindi napapanis ang aming laway bukod sa trabaho. So, ayan guys, ang pag-gold na kahoy. So, ayan, diba? Pag-gold na kahoy na yan. Yan ang sign of autumn season. So, dahil ngayon maulan, so, naglalakad-lakad tayo at mamaya-maya pupunta ako dun sa Capitol kasi mag-ano ako mag-try ko magpasa ng biodata kasi gusto ko mag-apply sa kindergarten ng kahit ano lang doon, maglilinis or mag tulong-tulong sa mga teacher doon para kasi ayaw ko maglinis na guys, sawa na ako maglinis eh. So ayan ang display ng ang sign ng November ng Halloween. So ayan guys ang sign. Napaka-cute ng design nila, 'di ba? So ayan. Hindi pwedeng kunin ang kalabasa at lutuin, bawal. So ang ganda oh. Ganda ng bulaklak, ayan oh. So nice kasi nilang ganda, ganda. So, malapit na 'yang mag-gold. So
At ayan naman ang swimming pool, hindi pa nila inaalisan ang tubig. So pero maganda sa loob. Kasi halata talaga na inalagaan ito ng buong summer. So dito guys, marami ditong naliligo. Ayan guys, ang swimming pool at ang lake. Dito sa harap natin, lake, tapos doon naman sa kabila is swimming pool. Ayan, as you can see. At ayan naman, nag-gold na yung mga kahoy. So kasi nga, ano na tayo, mag-October na tayo ngayon. So, kaya ang mga kahoy, golden. So, a sign of autumn season. So, mamaya, kung titigil ang ulan, mag-ano ako, magpupunta ako doon. At tutukan natin ang ano, ang mga bulaklak na napakaganda. So, doon tayo kanina galing guys. Ayan. So, yun lang. At salamat sa vlog at sa TikTok dahil kahit papano meron kaming kausap, meron kaming nagagawang pampagamot sa aming homesick. Dahil nga sa ibang bansa, hindi basta-basta guys. Bakit? Kahit na malungkot dito, paminsan-minsan, kasi siyempre pag mga bata kasi yung bunso ko nasa school. Tapos yung isang anak ko naman dumating, so nagliligpit siya ng mga gamit ngayon. Ako naman ay pumunta ng post office. Tapos dito guys, bakit? Ang sa abroad, hindi naman laging masaya ka guys sa atin sa Pilipinas. Kasi sa atin, paglabas mo sa ng kalsada, marami ng tao. Dito sa abroad, hindi. Kasi mga tao dito, lahat may mga trabaho at lahat nasa school. Kasi yun ang ano, kailangan talaga nila yun. Yun ang rules na bawat bata pumasok araw-araw. Dito guys, sa abroad, hindi pwedeng mag-absent ang mga bata sa school. Maliban na lang kung may lagnat. Pero kailangan mo talaga, kailangan mo magsulat talaga sa teacher na yung anak ko may lagnat, so hindi nakapasok. So dito guys, hindi pwede. Dapat talaga dito ang mga bata araw-araw na sa kindergarten, araw-araw na sa school. So hindi pwede dito na ang mga bata nasa lansangan. Bawal. Oo, bawal. Kasi kapag nasa lansangan ang anak mo at napabayaan mo yan ng isang beses, dalawang beses, kukunin yan ng gobyerno sa iyo. So wala ka nang magagawa dahil kung sasabi ng bata, ay wala namang oras si mama kasi pinabayaan ako ni mama ganyan-ganan. So wala ka nang magagawa guys. Dito karapatan ng mga bata na pumasok sa school araw-araw. Hindi pwedeng mag-absent. So iyon kaya nakikita natin na maganda yung lugar nila dahil inaalagaan din talaga nila guys. At talagang disiplinado ang mga tao kasi mismo ang gobyerno may aksyon. At kung may at walang ano dito guys, walang korupsyon. At kung may korupsyon man, huli agad tapos nakukulong. So kaya maganda ang lugar nila. So yun guys, maraming salamat at umuulan ngayon. So as you can see, parang Pilipinas lang din. So at nakikita natin ang mga gold trees kasi yan ay kagaya ng sinabi ko na autumn season. So kaya gold na rin ang mga. So maraming salamat guys sa inyong lahat. Thank you so much and God bless us all. Bye guys.